Ayan, mga ka-adventure. Magandang umaga sa inyo, no? Ayan, so welcome back na naman sa ating channel, no? Ayun, so for today, pupunta tayo ng Pangasinan at iuuwi na natin tong ating NMAX kasi naayos na namin tong NMAX. Yung dragging issue niya totally nawala na, no? So binalik namin siya sa old stock na panggilid. Ayan, so wala na siyang dragging. Tapos yung stock bell, ayan, pina-regroup namin. Tapos lahat siya stock sa spring bell, kahit sa clutch spring, stock na siya. Tapos yung ply ball niya, stock na rin. So lahat stock na. So mas okay, no? Kaya ayun, samahan niyo ako at iuwi na natin to ng ating NMAX at kukunin naman natin si Maligna. Ayan, magpapagas muna tayo. Ayan, kasi re-review na rin natin itong fuel consumption ng NMAX, mga ka-adventure. Ayan, kaya ang gagawin natin, papapull tank muna tayo, tapos dadaan tayo sa MacArthur Highway. Ayan, kita-kits tayo, no? At update ko kayo. Magpapagas lang ako dito sa Uni Oil. So shoutout kay Uni Oil, no? Alright. So ayan, mga ka-adventure, andito na tayo sa Ortigas Extension. Ayan, ang gagawin natin daan, dito tayo mag-i-edsa tayo, no, hanggang makarating tayo ng Caloocan sa monumento, no. Dire-diretso na yon, no, pa Valenzuela. Tapos yon, Bulacan na, MacArthur Highway. Dire-diretso lang naman siya. Yun lang, medyo mahaba. Siguro estimated na na dating natin doon sa Pangasinan, siguro mga 5 to 6 hours, depende sa bilis natin. Pero for sure, mga 7 hours. So time check tayo, 4:30 ng umaga. Malayo-layo yung babiyahin natin, eh, magbabayan-bayan tayo, mga ka-adventure. Nireset ko na rin yung odometer ng trip 2. Ayan, para malaman natin kung ilang kilometrahe simula Pasig hanggang dun sa Alaminos. Tapos yung fuel consumption niya malalaman din natin. Nandito na tayo sa Balintawak. Ayan, mabilis lang ang biyahe, dire-diretso kasi, at maaga pa, mga 15 minutes tayo nagbabiyahe. Bilis lang naman kasi dire-diretso, tapos walang masyadong dumadaan. Ayan, malapit na tayo sa sa monumento. Nandito na tayo sa Monumento Circle. Ayan, so ang daan natin, dito tayo sa may kanan, papuntang Valenzuela. Tapos dire-diretso na to, papuntang Bulacan. Ayan, okay na okay yung nagawa nating NMAX. Bumalik siya sa dati. Ayan, parang bago. Shoutout sa inyo, no? Team Promise, Team Fabuloso. Ayan, sana makapag-ride ulit tayo, no? Kasama kayo. Alright. So ayan, mga ka-adventure, dito na tayo, no? Sa may intersection, no? Pa NLEX at eto, pa MacArthur Highway. Ayan, dire-diretso yan, no? Nasa Valenzuela na tayo, no? Ayan, so malawak din tong Valenzuela, no? Ayan, no? Alright, Valenzuela People's Park. So dire-diretso na to, mga ka-adventure. Tapos ang labas na natin ay Bulacan. Ayan, wait, tignan natin sa mapa, no? May kawayan ng lusot natin pag dire-diretso natin to. So update ko kayo pag nasa may kawayan na tayo, mga ka-adventure. Alright. So ayan, mga ka-adventure, andito na tayo sa may kawayan, Bulacan. Nag-aagaw na yung dilim tsaka liwanag. Ano oras na ba? Time check natin, 4:50, mga ka-adventure, no? Yan ang time check natin. Makikita nyo, medyo maliwanag na yung yung kalangitan. Ayan na yung araw, puputok na siya, oh. Nandito siya sa bandang kanan natin. So okay naman yung daan niya, maluwag na, medyo rough nga lang yung kalsada, daming hindi pantay. Hindi ko lang alam kung saan parte yun na ginagawang daan dito. May baha.
Ayan, so malalaman natin mamaya, no? Yan yung may Kawayan exit, Kainlex yan. Tapos, dire-diretso pa rin tayo. So, nandito pa tayo sa MacArthur Highway. Ayan, dire-diretso lang to hanggang makarating tayo ng Alaminos, no? Stay tuned, mga ka-adventure. Alright! Dito pa rin tayo sa ano, no, may Kawayan. Na-curious lang ako dito, no, sa ginagawang to. Hindi ko alam kung skyway to o daanan ng tren, eh. Bali, simula pagpasok ko ng monumento, Valenzuela, may nakita na akong ganito, dugtong-dugtong, no, na tinatayo. Hindi ko sure kung ano yan, mga ka-adventure, eh. Tingin ko parang siguro baka LRT yan or ano, bagong LRT. Ayan, pero hindi LRT tawag sa kanya, ewan ko. Kung malalaman natin kung hanggang siguro saan to, ang haba niya eh, kung malaking bagay yan, no? Sa mga commuters, for example, kung hanggang Pampanga yan, maganda, di ba? So, maliles na yung ano, yung travel time, no? Kasi mabilis siya. Okay na okay yan, no? Dito na tayo pala sa Marilao, Bulacan, ayan. So, dito pala yung may ginagawang daan, no? Tinataasan nila kasi parang bumabaha dito eh. Ayan, kaya siguro tinaasan nila, no? At sira na rin yung kalsada kasi ang daming dumadaan ng mga truck, kung mapapansin nyo. Ang daming mga warehouse dito. Yung banda rito, okay na siya. Swabe na. Yung papunta ron, ang hindi pa swabe, no? Mahaba-haba pa tayo, mga ka-adventure. Andito na tayo sa Bukawi, Bulacan. Ayan. So, good morning sa mga taga-Bukawi dyan, no? Shoutout sa inyo. Ayan, alright. Ayan, no, yung pa-NLEX, di ba? Tapos, ando doon na naman yung ano, yung ginagawang tren. What? Nasa kabilang sides. May ginagawa pa rin railway ng tren. Basta hanggang doon siya eh, Bukawi, no? Baka mas lalayo pa yan. Tingin ko baka hanggang Pampanga yan, mga ka-adventure. Kaya malalaman natin. Inon ko lang kasi parang nagandahan ako sa lugar nila, no? Ayan, meron pang old ano. Parang ano eh, lumang relo, no? Ayan, parang na-amaze ako dito sa lugar nila, no? Basta sa buong Bulacan. Ayan. So, nandito na pala tayo sa Balagtas, no? Maganda, maganda yung lugar nila. Ayan, palengke, oh. Doon lang tayo mag-stopover pag nasa Pampanga na tayo, mga ka-adventure. Para ano, no? Yung putok ng araw, nandoon tayo. Andito na tayo sa Giginto, Bulacan, no? Ang daan dito, pag kumanan ka, Plaridel. Tapos diretso malolos, tapos ito, ito yung Giginto. Ayan, so may baha tayong madadaanan. Ayan, Walter Mar. Tapos ayan, wow, baha. Oh no! Ayun. Buti, hindi malalim, no? Ayan. Ayan, no? May baha. So, mababa pala tong ano, no? Giginto. Sabi sa ano, Malolos, diretso lang down. Siguro, malapit na tayo sa Malolos. Diba? Ayan, no? Lubog sila, oh. May mga tubig-tubig, no? Lalo na siguro pag umulan dito, mga ka-adventure, bumabaha. Ayan. Pero kung mapapansin nyo naman, maluwag ang daan. Ayan, 4-lane siya. So, okay pa din dumaan dito sa MacArthur Highway. Dito pala ang factory ng Ajinomoto. Pansin ko yung mga parang MRT na wala na, hindi ko na siya nakikita. Ito pala mga ka-adventure. Ayan, tumagos siya, no? Mahaba pala, no? Ayun, no? Nakatayo siya dun eh. Kaya nagtataka ako eh, hindi ko na siya nakikita. Kasi wala na siya dyan eh. Yung pala, sakto, lilipat siya dyan, no? Pagdating dito sa Giginto, ayan, lilipat siya doon sa kaliwang side na. So, ayan mga ka-adventure, andito na tayo sa City of Malolos. Ayan, no? Di ba? So, yung Malolos pala, city siya. Maganda, maganda rin kasi dito sa Malolos, no? Kaya siguro naging city siya. Tapos, marami ring establishment. Ayan. Tapos, mga ka-adventure, ayan, nakikita ko na naman, no? Di ba nung nasa Valenzuela tayo, nasa bandang kanan siya. Ngayon, eto na siya, oh. Nasa bandang kaliwa na siya. So, Malolos to. Dire-diretso pa siya, no? Ayan, no? Pag nagawa yan, no? Napakalaking, ano, convenient sa mga nagbabiyahe, no? Wow! Kasi, di ba dati may PNR?
nawala na. Baka siguro yan ang pumalit sa PNR, no? So hindi natin, hindi pa natin alam kung kailan matatapos yan at kung hanggang saan yung ano na yan, no? Ginagawa na yan. May magandang malaking Robinson dito sa Malolos, oh. Kaya pala naging city siya. Ayan, ang laki, oh. What? Wow. Ganda. Laki, oh. Ayan. Malawak pala ang Malolos, kaya naging city rin siya. Ang dami mga establishment. Ayan, may DB Mart na rin, oh. So, maganda, maganda pala rito sa Malolos, Bulacan, no? At malaki. Ito, pakalumpit na tayo pala, no? Siguro ito yung boundary ng ano, no? Ng Malolos tsaka Kalumpit, Bulacan. Malalaman natin, no? Nasaan kaya ang dulo ng Bulacan, no? Ang boundary ng Bulacan to Pampanga. Hindi ko pa alam, eh. Ito, ayan na naman siya, oh. May ginagawa, oh. So, ang haba pala niyan, mga ka-adventure, no? Ganda rito, ah, oh. Kala mo, airport, oh. What? Diba? O, parang ganyan style ng airport, eh. What? Ito yung city hall nila, oh. Ang ganda. Ayan, ang taas pala nung city hall nila, oh. Ilang floor siya. Wow! Diba? Ayun, oh. Wow, ang ganda nung ano nila, city hall nila, mga ka-adventure. Ayan, oh. Ganda rito sa Malolos. Ayos palang ano, pumunta rito, no? Ang haba pala na itong ano, Malolos, mga ka-adventure. Andito na tayo sa Kalumpit, Bulacan, no? Ayan. Tapos nakita ko after ng Kalumpit, ano na, no? Apalit, Pampanga, no? So siguro yan ang boundary ng ano, ng Bulacan papuntang, ayun na si Haring Araw pala. Ang taas na niya. Ayan. So eto, may tulay na malaki, no? Siguro ito yung boundary ng ano, no, ng Kalumpit tsaka Apalit, Pampanga, no. Pero hindi natin sure, no. Pero ayan, kasi usually naman, 'di ba, pag ano, ang boundary is mga tulay, 'di ba? Ayan, tsaka yung lake o kaya yung ilog o kaya creek. 'Yun ang mga boundary minsan, eh, ng ano, no, ng lugar, ayan. So, ayan mga ka-adventure. Tama nga, no? Ang dulo ng Bulacan is Kalumpit. Ayan, no? Nasa Pampanga na tayo. Alright! So, ayan. Yan ang boundary ng ano, no? Ng Bulacan tsaka Pampanga. Good morning, Pampanga, no? Shoutout sa mga taga-Pampanga. Ayan. Nasa Pampanga na pala tayo. Nandito tayo ngayon sa Apalit, Pampanga. Pala mga ka-adventure, oh, nag-hukay pa sila, oh. So, hanggang Pampanga pala yun, no? Wow! Yung LRT na yan. Ang unang-unang bayan ng Pampanga, pagkatas ng Bulacan, is Apalit, no? Sana nakakuha kayo ng ano, no? Ng aral. Ayan. So, dire-diretso na to, no? So, ayan mga ka-adventure, dito tayo sa Apalit, no? May ginagawan daan pala rito. At, ayan, may, kung makikita nyo, pansin siguro ni kuya, no? Ayan. So, nandiyan dyan siya, no? Siguro, kanina pa yan, gabi, at madilim yung ilaw niya, hindi niya napansin, no? Tamang ingat din talaga, mga ka-adventure, no? So, pag nagbabiyahe tayo, mga ka-adventure, laging, ano, no, dapat yung presence of mind natin nandoon lagi, tapos stay alert on the road, di ba? Para ma-prevent natin yung aksidente. Ayan. Katulad nun, kunyari, may nakita kang tumigil, nandito ka sa kanan na lane, tapos may nakita kang tumigil dito, syempre, baka kakaliwa yun, or may tatawid na tao, or merong tatawid na motor, no? So, magmabagal ka na rin. Slow down ka na, no? Para at least, baka mamaya tamahan ka nung tatawid na motor, or ano, hindi mo alam, di ba? Ayan. So, tamang ingat, ayan. Tapos ride smart tayo lagi, no? Sana nakatulong to, no, sa mga ano, sa mga nagbabalak na pumunta ng Baguio or Pangasinan at dadaan dito sa ano, MacArthur Highway, no? So ayan, naka-detail naman mga ka-adventure yung mga dinaanan natin. Tapos
i-mapa nyo lang, no, i-Google Maps nyo, at makakarating kayo. Hindi kayo maliligaw kasi katulad na ito, dire-diretso na lang to. So, ayan mga ka-adventure, update lang tayo sa fuel gauge natin. So, nabawasan na tayo ng isang bar, ayan, no, kung makikita nyo. Ayan, so from full tank, nabawasan tayo ng isang bar. Hindi ko na matandaan kung ano yung capacity na ito. Basta naglalaro sa ganun, no, 6.5 or 6.7 liters yung tank capacity niya, no. Ayan, nakaano na tayo, naka 67 kilometers mga ka-adventure. So sa 67 kilometers, nagbawas siya ng isang bar, no. Ayan. Alright, so update ko ulit kayo mga ka-adventure, no, pag nasa San Fernando, Pampanga na tayo. Alright, let's go! So ayan mga ka-adventure, andito na tayo sa San Fernando, Pampanga. Ayan, so good morning sa inyo, no, sa mga taga San Fernando, Pampanga. Ayan, time check tayo. 6:30 ng umaga. Ayan, malapit naman na tayo sa Tarlac, mga ilang bayan lang. So ayan mga ka-adventure, dito tayo sa San Fernando pa rin. Kung mapapansin nyo, no, parang syudad na rin dito sa ano, San Fernando. Lalo na siguro sa ano, sa Angeles. Siguro maraming mga ano na doon, building o ano, mga kung anong establishmento. Ano to? Ayan, SM City, San Fernando, downtown. Kasi merong SM doon sa may malapit sa NLEX. Eto, SM Downtown. No, andito pa rin tayo, San Fernando. Ayan, kung mapapansin nyo, itong tulay na to, pag dumiretso kayo doon, pa NLEX yan. Tapos, dito naman, sa kaliwang side, pag dumiretso kayo dyan, papuntang Guagua, Lubao. Ayan, tapos going to Bataan na siya. Pero tayo diretso kasi MacArthur Highway pa rin to. Dire-diretso lang. Ang laki pala nung ano, nung San Fernando. Malaki din siya. Dire-diretso na tayo. Papunta na tayo ng Angeles, Pampanga. Alright, let's go! Ito na ang Angeles City. So, good morning sa mga taga Angeles, Pampanga. Palapit na ng palapit ang biyahe natin, mga ka-adventure. Tama-tama, medyo inaantok na ako yung mga ka-adventure para makapagkapit tayo sa Tarlac. Ayos din dito sa Angeles. Maganda rin, maluwagandahan. Nandito pa rin tayo sa MacArthur Highway. Ayan. So, sana makatulong to sa mga nagtatanong at mga gustong pumunta ng panorte. Nag-enjoy naman tayo mga ka-adventure kahit mag-isa lang tayo, no? Diba? Ayan, enjoy naman tong trip na to at ano. Ewan ko, siguro kasi bagong ngayon ko lang nadaanan eh. Kaya siguro na-enjoy ko, no? Ayan. At bago sa ano ko, sa paningin ko. Time check muna tayo. 7 o'clock ng umaga. Ayan. Umalis tayo doon ng 4. Tapos 7 o'clock na. Ayan. So tatlong oras na tayo nagbabiyahe. Siguro mga 4 hours pa or 3 hours pa, no, ang biyahe natin. Ayan. So stay tuned mga ka-adventure. Alright. Nandito pa rin tayo sa Angeles City. Ang daming ano, no, mga billboard. So maganda rin pala rito. Tapos ayan yung bundok na yan. Kung mapapansin nyo, ano na yan, Bataan na yan, yung bundok na yan. Daming establishment dito. At maganda rin ang lugar. Tapos parang tinalo niya yung ano, no, yung San Fernando. Tsaka kung mapapansin nyo mga ka-adventure, ang luwag ng danyan. Ayan, no, parang ano eh, 3 lanes, no, 3 lanes bawat side. Dito 3 lanes, doon 3 lanes, tapos may shoulder pa, tapos meron pa doon sidewalk, no. Ayan mga ka-adventure, so dito papuntang Clark, tapos diretso Mabalacat. Ayan, Mabalacat tayo. Tapos pagdas ng Mabalacat kasi Bamban na eh. Ayan, no, MacArthur Highway, Dau Parking Hotel Clark. Oh, so padau tayo, no. Dau, tapos Mabalacat na. Alright, tapos magkakapi na tayo sa
Bamban, Tarlac. Alright. Dito na tayo sa Mabalacat City. Ngayon, itong way na to, ito yung papuntang Dau. Ayan. Diyan yun. Tapos may mga nag-stopover na bus dyan. Mga Victory Liner, 5 Star. Ito, diretso lang to. Mabalacat, papuntang, ano na, Tarlac na, no? Bamban. So, ang bilis lang ng biyahe natin. 3 hours and 10 minutes, no? At nasa ano na tayo? Nasa Mabalacat na tayo, no? Malapit na tayo sa boundary ng Tarlac, Pampanga, no? Ayan. So, dire-diretso lang naman ang biyahe natin. Wala namang traffic. Ang fuel, ano natin? Fuel gauge natin, update lang. Isang bar pa lang din ang nabawas, no? Sa fuel gauge natin. So, ang tinakbo na natin, mga ka-adventure, 97.8 kilometers, no? Isang bar pa lang din ang nababawas, no? Ayan. So, update ko ulit kayo, mga ka-adventure, pag nasa Tarlac na tayo, sa Bamban, no? Let's go! Alright! So, ayan, mga ka-adventure, ito na yung NLEX. Hi! So, nasa ilalim tayo ng NLEX, no? Dire-diretso lang. Kasi yun, ang alam ko, papuntang Clark na yun eh. Hihiwalay na yan. Papuntang SCTEX. Papuntang Clark. Ayan, SCTEX din yan, no? Kasi ang dulo ng ano ng NLEX, mga ka-adventure, Mabalacat, no? Santa Ines exit. Yan, yun ang dulo ng NLEX. Ito, mga ka-adventure, kung nakikita nyo yung NLEX na yan, ayan, no? Papuntang NLEX yan. Siyempre, nakalagay nga NLEX eh. Ayan, no? So, dito pa rin tayo sa Mabalacat, no? Ayan. So, etong daan na to, ito yung pa-NLEX, no? Ayan. Yun yung daan na yon, papuntang ano yon, papuntang Santa Ines exit, no? Ayan. Yun ang dulo ng NLEX, mga ka-adventure. What? Ayan. Lagi kong nadadaanan kasi yon pag nagtitipid ako ng ano, ng toll gate. Imbis na Luisita ako mag-exit, dito ako dumadaan, no? So, ito, dire-diretsoy mo to, ban-ban na to, no? Ang labas na ito. Ayan. So, malapit na tayo, mga ka-adventure. Nakakalahati na tayo, no? Sa ating biyahe. Ayan. So, magkakapit tayo, titigil tayo. Update ko kayo, no? Pag ano, maghanap lang tayo ng ano, ng kakapihan natin, mga ka-adventure, no? At ito pala, sabihin ko lang, mura ang ano dito, ang gasolina tsaka diesel. Kung mapapansin nyo, kanina nakakita ako sa refill, 54 pesos, no? 54 pesos yung ano, yung gasolina, di ba? So, mura dito, mura yung gasolina dito. Ito na, mga ka-adventure, no? Approaching na tayo sa Tarlac, ayan. So, nandito na tayo sa Bamban, ayan, no? Welcome, Bamban. Di ba? So, ito yung tulay na nagdudugtong sa Pampanga tsaka Tarlac, no? Ang unang bayan ng Tarlac, Bamban, Tarlac. Ayan. And maganda rin dito, mga ka-adventure. Tingnan nyo. Ang laki ng daan, tapos makinis. Wala masyadong lubak. Ayan, Bamban. Di ba? Tapos, bundok na siya, no? Ayan, may mga maliliit na bundok sa gilid. Ayan. So, maghanap na tayo ng ano, no? Ng pagkakapihan natin, mga ka-adventure. At medyo tinatamaan na tayo ng antok eh, no? Ayan. Ganda. Ganda rito sa ano, Bamban, no? Adventure, update ko lang kayo sa ano, fuel gauge natin, no? Ayan, so, napansin ko kasi, ayan o, tinan nyo. Kung mapapansin nyo, nagbawas na siya, no? Dalawang bar na ang nabawas, no? Ayan, so, bali at tinakpo na natin, 112.9 kilometers, no? Dalawang bar ang nabawas sa kanya. Alright! So, ayan, mga ka-adventure. Andito na tayo sa ano, no? Sa Concepcion, Tarlac, ayan. So, ngayon, naghahanap pa rin ako ng ano, no? Pwede natin pagkapihan, ayan. Wala pa kasi ako makita, eh, no? Ayan. Ito pala yung Kapas Municipal Hall, no? Ayan. So, nandito pa rin tayo sa Kapas. Ang nalagpasan natin, yung
pamilihang bayan ng Capas, no? Ayan. So, ayan mga ka-adventure. Kakahanap natin ng kape, no? Mapagkakapihan. Nandito na tayo sa ano, Tarlac City, no? Hay, ayan, nasa lungsod ng Tarlac na tayo. Wala pa rin tayong mahanap na ano eh, na pwedeng pagkapihan, no? So, ayan mga ka-adventure. Nandito na tayo sa Luisita, no? Hacienda Luisita, ayan. So, wala pa rin tayo nahanap na kapihan, no? Meron, Starbucks. Kaso, kulang ang budget natin, hahay. Kaya, dun muna tayo sa mumurahin, no? Ayan. Itong daan pala na to, mga ka-adventure, itong pakanan na to, ayan. Ano yan, Esitex, Luisita Exit, no? Ayan. Dito na lang siguro tayo magkakape, no, sa may 7-Eleven, no? Kasi naantok na talaga ako eh. Hay. Ayan. So meron naman siguro silang brewed coffee dito, no? Para mawala ang antok natin. Ayan. So update ko kayo mga ka-adventure, magkakape lang ako, no. All right. So ayan mga ka-adventure. Katatapos na natin magkape, no? Ayan, sa 7-Eleven. So, nagising na ang diwa natin mga ka-adventure, no? Ready na uli para sa bakbakan. Alright, ayan. Ayon sa mapa, may tatakbuhin pa tayo na 112 kilometers, no? So, malayo-layo pa yon mga ka-adventure, no? Kaya, ano, mahaba pa ang biyahe natin. Ayan. Update sa fuel gauge. Dalawa pa rin ang nabawas. Ang tinakbo na natin 131.1 kilometers, no? Ayan. So nandito tayo ngayon sa Tarlac City. So ayan mga ka-adventure, dito na tayo sa daan papunta ang Kamiling. Ayan. Kamiling Tarlac, no? Ayan. So dito yung way na yon. Doon papuntang ano yun, doon sa kabila papuntang town proper. Dire-diretso na to yung Romulo Drive. Romulo, shout out sa'yo Romulo, no, sa akin tatay. Ayan. So ito, dire-diretso na lang to mga ka-adventure. Ang tumbok mo dito ano, Tarlac, Pangasinan na, no? So wala nang ligaw dito, meron lang banda doon sa may Kamiling kaliwa, no? Ayan. Tapos maganda rin ang daan dito, asfaltado, tapos walang masyadong dubak, tapos dire-diretso lang. So ayan mga ka-adventure, andito na tayo sa ano, sa Santa Ignacia Tarlac, no? Ayan. So malapit-lapit na, no? Hay. Ayan. Kaso update ko kayo sa ano, sa fuel gauge natin, nabawasan siya ng isa, no? Bali, ano na lang, tatlo na lang, no, yung fuel gauge natin. Tatlong bar na lang, tapos nabawasan siya ng tatlong bar na din. Ayan, so ang tinakbo na natin is 147 kilometers, tapos nabawasan siya ng tatlong bar, no. Sana umabot to ng Alaminos, Pangasinan, no, para hindi na tayo magpapagas, no. Ayan, at para makita din natin yung actual na fuel consumption niya, no, kung kaya ba ng 6.7 or 6.5 liter. Andito na tayo sa Kamiling Tarlac. Ayan. So malapit na, no, palapit na ng palapit. Dito lang magkakaroon ng ligaw, no, dyan banda sa may ano, sa may papalengke nila, no, yung papuntang bayan, kakaliwa ka. Kasi may diversion dyan eh, mamaya papakita ko sa inyo yung papuntang ano, Bayambang, Bautista, Malasiki. Ayan, tapos pag kumaliwa ka naman, papuntang Alaminos, Bulinaw. Ayan, malapit na tayo, no? Estimated ko siguro mga isang oras at kalahati or mga dalawang oras tayo magbabiyahe pa, no? So ayan mga ka-adventure, andito pa rin tayo sa Kamiling. Ito yung sinasabi ko sa inyo na, ayan, pag didiretso ka papuntang Bayambang, Pangasinan, tapos dito pa Alaminos, tapos papaniki, no? Pero since nagwa one way doon, diretso tayo, tapos doon tayo kakaliwa, no? Kasi one way doon eh, parang yun yung pinakabayan nila eh. So ayan, kakaliwa tayo, tapos dire-diretso na yan, no? Ang labas na natin ay San Clemente, Tarlac. Ayun.
So, update ko kayo, no, pag nandoon na tayo sa San Clemente. Alright! Mga ka-adventure, andito na tayo sa San Clemente, Tarlac. Ayan. Bali, ano, ito na yung, ano, yung pinaka-last na, ano, na bayan ng Tarlac. Tapos, after na itong San Clemente, Pangasinan na. Ayan, mga tarom, yan. Yan ang ano, yan ang unang bayan ng Pangasinan after ng Tarlac. Pagdating dito ha, sa western Pangasinan, western side, no? Ayan. Update ko lang kayo, no, sa fuel gauge natin. Ayan, kung mapapansin nyo, nabawasan ulit siya ng isang bar, mga ka-adventure, ayan, no? So, dalawang bar na lang yung natitira sa atin, no? Papuntang Aramis, Pangasinan. Sana umabot siya, no? Ayan, para yung 6.5 liters sakto, no? Di ba? Ayan, so malalaman natin, no? Malalaman natin. Ayan, ang tinakbo na natin nga pala, mga ka-adventure, 174.5 kilometers. Tapos, ano, apat na bar ang nabawas, no? Ayun, so update ko uli kayo, mga ka-adventure, no? Pag nasa Pangasinan na tayo, papakita ko sa inyo yung boundary ng Pangasinan tsaka Tarlac. Alright! So ayan, mga ka-adventure, andito na tayo, no, sa boundary ng Pangasinan Tarlac. Ayan, no? So you're leaving San Clemente, mabuhay. Ayan, so ito yung boundary ng ano, ng Pangasinan tsaka Tarlac, no? So ayan, makikita nyo naman sa signage, eh, no? O, Pangasinan na, di ba? O, ayan. So, eto, ano na to, mga tarom, Pangasinan na, no? Ayan. So, eto yung unang-unang bayan ng Pangasinan after ng Tarlac. So, ayan, maganda yung daan dito, mga ka-adventure. Tapos, puro pala yan. Puro, ano, may mga bundok siya, malamig ang hangin, puro puno, di ba? Tapos, straight to, diretso, pwede tayo dito mag-ano, mag-top speed, no, pag walang masyado dumadaan. So, ayan, mga ka-adventure, try nating mag-top speed, no, kung hanggang sa naabutin na ito. Oh, 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 oh
So ayan mga ka-adventure, tayo magbabalik no. Andito na tayo sa ano, sa Aguilar. Ayan, Aguilar, Pangasinan. So ayan, pag nakita nyo itong simbahan na to, yung lumang simbahan na to, ayan, nasa Aguilar na kayo no. Hahay. Ayan. Ayan no, Arangkada Aguilar, di ba? So, nandito tayo ngayon sa ano, sa parang pinakasentro ng Aguilar no. Yung mga pamilyang bayan nila, ayan, yung simbahan, ayan, ito, makikita nyo, ito yung pamilyang bayan, no? So, malapit na tayo, mga ka-adventure. So, ayan, mga ka-adventure, andito pa rin tayo sa, ano, no, sa Aguilar, ayan, going to Bugalyon na, no? Ngayon, nabawasan na naman ng isang bar yung, ano, no, yung fuel gauge natin, ayan, kung makikita nyo, isang bar na lang siya, no? Tapos ang tinakbo natin, 202.5 kilometers, no? Ayan. So, sana, yung one bar na ito, tapos yung blink niya, makarating ng Alaminos, Pangasinan, no? Hindi ko alam kung ilang kilometers pa tayo magbabiyahe. Pero, tingin ko, aabot naman, no? Kasi, siguro, mga 30 kilometers, no? Simula dito hanggang Alaminos or mga 25 kilometers na lang, no? Adventure, dito na tayo sa Bugalyon. Ayan. So, dire-diretso lang to. Tapos, malapit na tayo dun sa may kakaliwaan, no? Kasi pag dinerecho mo yun, ang labas mo nun, Lingayen, no? Padagupan. Pero, kung kakaliwa tayo, ayan, pa Alaminos, Bulinaw, yun. So ayan mga ka-adventure, dito na tayo sa ano no, sa Lilikuan. Kakaliwa tayo papuntang Labrador, Sual at Alaminos no. Ayan, kung makikita nyo doon, ito yung signage niya. Ayan, di ba? Pakaliwa 100 Island Alaminos. Tapos diretso Padagupan no. Ayan. So dito tayo sa kaliwa. Hahay. After nito, ano na, Labrador, no? After ng Bugalyon. Malapit na, mga ka-adventure. Siguro mga estimated ko isang oras, no? Ang touchdown time natin. So, ayan mga ka-adventure. Andito na tayo sa ano, no? Sa Labrador, Pangasinan. Ayan. So, kung nakikita nyo, ayan ang view nyo. Yung bundok na yan, no? Aakyatin natin yan, tapos bababa tayo, papuntang Alaminos. So, dadaan tayo dyan, no? Mamaya may dadaanan tayong zigzag, tapos bababa. Yun, swal yun, yung bundok na yan. So, yan ang view mo habang, ano, bumabay-bay ka dito sa Labrador. Papuntang Swal, no? Ayan, tapos, sa kabilang side naman, mamaya, tabing dagat na, no? Yung dadaanan natin. Ayos pala yung kape na ano na binili natin no sa 7-Eleven. Shout out sa inyo no, 7-Eleven, ang sarap nung kape na ano na nabili ko. Ano yun, French vanilla. Ayan yung flavor niya no. So hindi niyo na kailangan ng ano ng asukal tsaka ano creamer no. As is na siyang ganon. Large yung binili ko, 55 pesos lang. Nawala yung antok ko, no? Talagang, ngayon, alive na, iba ko, eh. Ang laking tulong, no? Kaya, ano, salamat doon sa kape, no? 7-Eleven. Alright! So, ayan mga ka-adventure, dito pa rin tayo sa Labrador, no? Ayan. So, etong daan na to, papunta yan ng, ano, Lingayen, no? Dagupan, ayan. So, dire-diretso lang tayo, hindi tayo kakanan at pumunta tayo ng Alaminos. So, ayan mga ka-adventure. Ito yung sinasabi ko sa inyo na, ano, no, na seaside dito sa may Labrador, no? So, ayan, ayan ang seaside, no? Hahay. Sakto, nadaan tayo ng tulay, no? Ayan, so, ito yung seaside. Maraming mga resort din dito. Ang tawag dito, Tubuan, Labrador. Ayan. Tapos boundary na rin siya ng ano ng Sual. Merong part ng Sual na nasa baba siya tapos paakyat. Ayun, doon naakyat tayo doon sa bundok na 'yon, no. So, ito 'yung sinasabi ko sa inyo na seaside, tabing seaside, tas bilian ng mga famous na mga ano pasalubong, wow! Mga dying, mga bagong. Tapos ayan 'no, 'yung mga tindahan ng mga isda. Wow! Diba?
Fish Market. Oh, ayan. Tapos tabing dagat lang siya, no. Ayan. Marami ring tinitinda mga isda diyan. Ayan. Ito na, ayan na yung boundary, no. Welcome to Swal. So, andito na tayo sa Swal, mga ka-adventurers na bayan na to, tapos Alaminos na, no. So, malapit na siguro mga 30 minutes touchdown na tayo, no, sa Alaminos. Ayan. Meron din dito silang parang fish market, tapos may mga bilian din ng pasalubong, ayan. Tapos after noon, paakyat na 'yon mga ka-adventure, no. Sigsag na paakyat ng bundok. Ayan. So, update tayo sa ano, fuel gauge natin. Hindi pa rin nababawasan. 1 bar pa rin siya, no. Ang tinakbo natin, ayan, tignan nyo kung nakikita nyo, 226.7 kilometers, no. Yan na yung tinakbo natin, tapos 1 bar tayo. Tingin ko naman naabot ng Alaminos to, eh, dahil ano, mga 15 to 18 kilometers na lang ang tatakboy natin simula dito sa Swal hanggang Alaminos. So, abot na siya kasi usually naman, pag nag-blink yung isang gauge, nagbi-blink na siya. Usually, sa mga motor, mga ka-adventure, ang laman nun, 1 litro, no? Parang sa Gravis. Pero, hindi ako sure dito sa NMAX, no? Baka 1.5 or 1 litro ang laman, no? Hindi ko sure kasi, hindi ko naman siya na-drain ng todo katulad nung ginawa ko sa Mio Gravis natin dati, no? Na din-drain ko, siya. Alam ko yung capacity talaga nung ano, nung from blink to drain, no? Ayan. So, abot na to, tingin ko, mga ka-adventure. So, hindi na tayo nagpagas, no? Hi! So, ang ginas natin, mga 300 plus, 320, ganyan. Tapos, wala na tayong binayaran na toll gate, di ba? So, yun lang ang gastos natin. Simula, ano, Pasig hanggang dito sa Alaminos, no? Sabihin natin 400, no? What? Kasi nagkape pa tayo, nagyosi pa tayo, di ba? So, yun. All in all gastos, no? Ang laki nung natipid natin, no? Update ko uli kayo, mga ka-adventure, pag nasa Alaminos, Pangasinan na tayo. Alright!
rin tayo sa swell, no? Pero malapit na tayo. Iano ko lang yung fuel gauge kasi natin, ayan, nag-blink na siya, no? Ayan, tapos nag-trip F na siya, no? So, ibig sabihin siguro noon, yung trip niya sa fuel, pag nag-blink, ayan, nagka-counting siya. Yung makita tayo kanina ng bundok, nag-blink na siya eh. 5.7 kilometers na tinakbo natin, no? Na nagka-countdown siya. Kung mapapansin nyo, ha? Ayan, tinan nyo. Kung nakikita nyo, nag-blink na siya. 6.0 kilometers na yung tinakbo niya simula nung nag-blink. Since malapit na tayo, abot na abot to. I-check natin yung automatic na ano, fuel consumption niya. Papakita ko sa inyo. So, ayan mga ka-adventure, kung nakikita nyo, no? Ang total fuel consumption natin based sa meter, ha, sa automatic, ayan, 39.3 kilometers, tapos naka-exhaust pa tayo. Para sa akin, okay siya, no? Matipid siya. Nakaabot siya ng ano, ng Alaminos Pangasinan, no? Hindi pa tayo nagpapagas. What? Full tank lang. Wow. I-check din natin yung tinakbo, ayan, sa trip. So ayan mga ka-adventure, ang tinakbo na natin ngayon, wala pa tayo sa Alaminos, 237.4 kilometers, no? Abot siguro to ng mga ano, no? Mga 240 o 245 kilometers bago siya ma-drain. Okay siya, no? Hi! Nakakatuwa naman, no? At ano, hindi na tayo nagpagas from Pasig to Alaminos, Pangasinan. Okay na yung full tank niya, no? Kayang-kaya niya. Tapos yung power pa niya tsaka yung ano, yung speed, hindi ka mabibitin, okay na okay, 'di ba? Tapos wala na yung dragging. Hi. So ayan mga ka-adventure, andito na tayo sa Alaminos, Pangasinan. Wow. Ayan na, welcome City of Alaminos, home of 100 islands, no? So ayan mga ka-adventure, salamat sa ano, sa pagsama niyo sa akin, no? Dito sa ano, sa Alaminos, Pangasinan, from Pasig. Dumaan tayo ng MacArthur Highway papunta rito. Ayan, maraming salamat, no? At sinamahan niyo ako. Ayan, big shout out and big thanks to Master Noel Carino, no? Ayan, saka kayo Noel Carino, no? Shout out sa inyong dalawa, no? Big shout out sa inyong dalawa. At eto na, nauwi ko na yung NMAX. Maraming salamat at swabe na siya, wala nang dragging, okay, matulin, parang bagong motor. Wow. Ayan, dahil sa tulong nyo, no? At sa idea nyo na yan. So, nakakabilib kayong dalawa, no? Lalo na si Master Noy Carino. So, siya yung nagpatunod itong NMAX. Swabe, ayos. Panalo. Kaya, ano, sobrang salamat at bumilib ako sa'yo, no? Master Noel Carino. So, shout out sa'yo. Alright! Tumipid siya nung nalinis yung CBT. Ayan. So, dati, ang nakikita kong consumption na ito nasa, ano, 32. What? To 34, 35 kilometer per liter, no? Pero ngayon, naging 39 siya, no? Close to 40 kilometer. Ang laki nung tinipid niya. So, ayan mga ka-adventure, malapit na tayo sa ating bahay. So, ayan, time check tayo mga ka-adventure, 11:10 na, no? 11:15 na ng tanghali. So, umalis tayo doon ng 4 o'clock. So, ilan yon? Bilangin natin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayan, so, 7 hours tayong nag-drive, no? Ayan. Nakakapagod yun, actually. Pero hindi ganun kapagod kasi relax naman tayo dito sa ating NMAX, no? At komportable. Ayan. So, 7 hours tayong nag-motor simula Pasig hanggang dito sa Alaminos, Pangasinan, no? Ayan. So, salamat, no? Sa, ano, sa pagsama niyo sa akin. Yung fuel consumption na ito, kukumpitin ko ng manual. Ano nga, ipapakita ko sa inyo, no? Pag naka-uwi na ako. So, hanggang dito na lang mga ka-adventure, no? So, salamat pala sa ano, sa mga new subscribers ko sa YouTube. Ayan, maraming salamat sa inyo, sa mga nag-like. Maraming salamat sa inyo, no? And sa Facebook, sana dumami pa yung mga followers ko, no? Ayan, maraming
Maraming salamat sa inyo and more power, no? So, ayan, hanggang dito na lang mga kadventure, no? Life safe always and alright! Dito na tayo! Say 100. Hi. So, ayan mga ka-adventure, no. Dito na tayo, tapos yung consumption i-additional natin, no. Kukumputin natin ng manual, no. Kung makikita nyo dito sa panel niya. Ayan. So, ang average fuel consumption niya is 39.7. Hindi natin siya makompute ng manual kasi hindi pa siya na fully drain eh. Gagawin natin para makompute natin siya. Mag-i-example na lang tayo. Yung trip 2 niya, yan yung trip natin simula Pasig hanggang dito. Ayan. So, ang gagawin natin mga ka-adventure, since ito yung nakuha nating trip simula Pasig hanggang dito, tapos hindi pa siya na drain, i-times muna natin yan. 245.9 divided by 6.5 liters, no? For example, 6.5 liters yung capacity ng NMAX. Ayan. So, equals, ayan. So, eto siya, no? 37.8 kilometers per liter. Pero, hindi pa siya na-drain, no? So, siguro, based dun sa, ano, sa panel niya, nagre-range siya ng ayan 39.7 kilometers kasi yung blink na to ang tinakbo natin, kung makikita nyo ayan, no, yung fuel 16.3 kilometers eh kung yung nag-blink na siya may 1 litro pa siya, so tatakbo pa siya ng mga 37, for example 37 kilometers pa. So eto siguro may ano pa siya, mga 0.5 liters, no, or 0.6. Ayan. So tama 'yon yung sa gauge. O, kahit din na natin i-manual, ayan, parang lumalabas na tama yung gauge niya, 39.7 kilometers per liter. So 'yon, not bad na, 'di ba? So 'yon, sana nakatulong sa mga nagtatanong, no. At na-solve natin ang fuel consumption ng NMAX, no. Version 1 to 2019. Alright.